Hey, what's up, Vheadz, and welcome back to my YouTube channel. I am Christian Dela Cruz, isa sa mga writers ni Vheadz. Petrogazz, full tank ang gasolina sa game 1 ng battle for third kontra Chocomucho. Madayag na Injure. But before that mga ka-Vheadz, please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos. Nakauna sa game 1 ng battle for bronze ang Petrogazz Angels matapos pataubin ng Chocomucho. Sobrang dikit nga lang ng laban, especially the last 2 sets, pero pinakita ng Petrogazz yung willingness nila at yung pagkagustong bumawi after that semi-final loss against Creamline. Nakalipad ang Angels in a hard-fought 4-setter win over the Flying Titans, 25-21, 25-15. 22-25 at 25-20. Sa first 2 sets, ramdam na ramdam yung pagod ng Flying Titans. Mas marami na silang errors at talagang shaky ang floor defense nila, especially with reception. While for Petrogazz naman, on fire sa pangunguna ni Myla Pablo. Grabe nga yung attacks nila, pati na rin yung mabibigat na service. While for Chocomucho, dahil nga wala silang maayos na reception, eh hirap din silang mag-set up ng play. Kaya naman nakuha ng Petrogazz ang first 2 sets. Pagdating naman ng third set, dito sobrang nakita yung puso at dedikasyon ng Chocomucho despite being down 2 sets to none. Nakakasabay na sila sa Petrogazz sa pangunguna naman ni Pongay Gaston na siyang bumuhay talaga sa team. Nag-step up na rin ang mga blockers nila plus si Caitlin Veray. Sa side naman ng Petrogazz, medyo nahirapan silang pumatay pero grabe yung composure nila at talagang hindi pinabayaan ng game. Gayunpaman, nakuha pa rin ng Chocomucho ang set dahil nabuhay na yung gunners nila. Sa fourth set naman, mainit pa rin ang laro ng Chocomucho pero ang Petrogazz ay mas nagkaroon ng maraming gasolina para makalamang ng bahagya. Unfortunately, sa set na ito, sa score na 15-all, eh nagkaroon ng bad landing si Madayag dahilan para sumakit yung kaliwang tuhod niya. Agad naman siyang inalagay sa wheelchair at pinalitan ni Bea De Leon. After noon, napunta na talaga ng tuluyan ang momentum sa side ng Gasolina Angels dahil na rin sa crucial errors ng Chocomucho sa latter part ng set. Napuno nga ng emosyon ng game, specifically ng Chocomucho, dahil bukod sa pagod, eh nadagdagan pa ito ng injury ni Madayag. Makikita nga sa body language nila yung pagod dahil 6 na consecutive matches na ang nilalaro nila. Nakita rin yung pagluha ni Dina Wong matapos ang injury ni Madayag. Para naman sa latest update sa injury ni Madi, dinala na ang kapitana sa Mariano Marcos Hospital sa Batac, Ilocos Norte para magsagawa ng MRI sa kanyang left knee. Hindi pa sigurado kung makakabalik siya sa game 2 pero ipagdasal natin yung mabilis niyang paggaling. Samantalang itinanghal na player of the game si Myla Pablo na muling nagtala ng 26 big points from 25 attacks at 1 ace. Maaalalang naka 26 points rin siya sa game 1 ng semis kontra Creamline. Tinulungan siya ni Gretzel Soltones na naglista ng 13 points. Samantalang nagdagdag naman ng tig 11 at 10 points respectively sina Cez Molina at Rie Meneses. For Chocomucho, sinorpresa ni Pongay Gaston ang lahat with her 18 point performance. Samantalang si Kat Tolentino ay may 10 puntos. Para naman sa team stats, dinomina ng Petrogazz ang lahat ng departments. Sa attacks, meron silang 55 laban sa 44 ng Chocomucho. Sa blocks naman, nagtala ang Angels ng Sham kontra sa 8 ng Flying Titans. At sa service ace, meron ring Sham ang red shirts laban sa 5 ng Chocomucho. Sa non-scoring departments naman, abante rin ng Petrogazz maliban sa setting kung saan nanguna si Dina Wong. Anyway, isang game na nga lang eh makukuha na ng Petrogazz ang 3rd place after being the number 4 team in the prelims. Malalaman sa August 12 at 2 PM kung may extend ba ng Chocomucho ang serye o tuluyan nang makukuha ng Petrogazz ang bronze medal. So there you have it mga ka-Vheadz, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.